ng hirit at growing sa pag-iingat sa inyong kalusugan. Chemical tanker na may 18 tripulanteng Pinoy na hijack sa Red Sea. Inaalam na ng Department of Foreign Affairs ang pagkakilala ng mga Pilipinong kasama sa mga nabihag. Narito ang report ni JP Soriano. Muli na namang umatake ang mga pirata sa Red Sea matapos i-hijack ang isang Marshall Flag chemical tanker na MT Motivator na may sakay ng 18 tripulanteng Pilipino. Kinumpirma yan ng Department of Foreign Affairs matapos itong i-report sa kanila ng ating embahada sa Nairobi, Kenya. Ayon sa DFA, binabaybay ng MT Motivator na may dalang langis ang Southern Red Sea ng pagbabarilin ng mga pirata. Sabi ng DFA, isa raw sa mga pinakabalang maritime route ang Southern Red Sea at isa na rin ngayon sa mga pinakadelikado. Ang usual suspect po sa mga insidente ng pamimirata sa area na yon sa Southern Red Sea at Indian Ocean ay mga Somalis. Ayon sa DFA, nasa ilalim ng watawat ang Marshall Islands sa naturang tanker pero lumalabas na ito raw ay pagmamay-ari ng isang Greek company. Inaalam pa ng DFA sa ngayon ang pagkakakilala ng 18 Pinoy na kasama sa mga nabihag ng mga pirata. Gayun din ang makaugnay nitong ahensya dito sa bansa. Isang Pilipinong Naval Liaison Officer na naka-assign sa Manama, Bahrain, ang direktang nakikipag-unayan ngayon sa shipping line ng MT Motivator. Dahil sa pinakahuling insidenteng ito ng pang-hostage, ayon sa DFA ay umaabot na sa 83 ang Pilipinong bihag ngayon ng mga pirata. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Ang 34th Independence Day sa Amerika masayang ipinagdiwang sa Washington, D.C. Nag-host po si US President Barack Obama ng isang concert at barbecue party para sa mga miyembro ng militar at kanilang pamilya. Sama-sama rin silang nanood ng 17-minute fireworks display sa White House lawn. Samantala, nakaaberya naman ang pagdiriwang ng Independence Day sa Bellevue, Iowa. Isang 60-anyos na babae ang namatay matapos kumawalan ang dalawang kabayo sa parada roon. 23 iba pa ang sugatan, 4 sa kanila, malubha ang kalagayan. Humigit kumulang 270,000 luxury Lexus at Crown Vehicles ng motor company na Toyota, ipinare-recall po ng kumpanya. Yan ay dahil sa panibagong quality problem kaugnay sa valve spring ng makina ng mga sasakyan. Nauna nang ipinarecall ang mga nasabing Toyota vehicle sa Japan. Wala pang eksaktong petsa pero nakatakda na rin isunod ang pagpaparecall ng mga nasabing sasakyan na naibenta sa labas ng bansa. October 2009 nang magsimulang mag-massive recall ang Toyota. Isang shuttle bus sa China nagliyab. 24 na manggagawang sakay nito ang nasawi, habang 19 naman ang sugatan. Sa kuha po ng CCTV camera, makikita na sinubukan pa ng ilang bumbero na patayin ang apoy. Iniimbestigahan na ng otoridad ang naturang insidente. Patay po ang isang Italiano habang isa pa ang sugatan sa pamamaril sa Hanover, Germany. Naganap ang krimen sa isang club sa itinuturing na red light district ng nasabing syudad. Isang suspect ang inaresto ng mga pulis, ngunit inaalam pa kung siya ang responsable sa krimen. Nadala pa sa ospital ang dalawang biktima, ngunit hindi na rin nakaligtas ang isa sa tindi ng mga tamang natamo nito. Inaalam pa ng otoridad ang dahilan ng pamamaril. Amazing balita! Fishing season sa Hainan Island sa China, dinarayo ng mga turista. Patok na patok kasi sa mga bisitang iba't ibang sariwang seafood. Bukod sa isda, mabenta ang alimasag, lobster, clams at scallops. Pero ang pinakain nire-recommenda ng mga lokal na residente ang malinamnam nilang hipon. Dahil tropical ang klima, maganda ang huli ng seafood sa naturang isla. Mayo hanggang Agosto ang fishing season sa Hainan Island. Burol ng South Korean superstar na si Park Yong-ha dinagsa ng kanyang fans. Lahat ng mga nakiramay nakaitim ng magtungo sa funeral hall ng singer-actor. At ang iba pa nga ay may dala pang litrato at mensahe para sa yumaong artista. Sunod-sunod na ang problema ang tinitingnang punot dulo ng umano'y pagpapatiwakal ng aktor. Araw ng Biyernes nang mai-cremate na si Yong-ha. Sa
Samantala, Sundance award-winning film na Winter's Bone makikipagsabayan sa big-budget blockbuster film sa Amerika. Pinagbidahan ni Jennifer Lawrence ang movie adaptation ng book of the same title. Iikot ang suspense detective story sa character ni Jennifer na mag-iimbestiga sa pagkawala ng kanyang ama. Kasalukuyang ipinapalabas ang pelikula sa mga piling sinehan sa Amerika. Up next, rumored girlfriend ni Ryan Seacrest na si Julianne Hough nakipag-bonding sa kids na may kapansanan. Unang Chika will be right back. Nag-aagad tayo ng trapiko ay atin sa atin ni Love and Juver. Love! Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito. Mataas na po ang haring araw at talaga namang mahapdi na rin para sa ating mga balat-balat. Sa ating mga kasadahan, kaya ganun din, may pasakit na sa ating mga motorista. Ito na po mga kapuso. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan dito po sa may Juan Luna Street sa may Tayuman na sa mga oras na ito ay dagsa na po ang ating mga motorista. Makikita po natin dito mga pampublikong jeep na talaga na mga nagahari dito sa area. Pero tuloy-tuloy pa naman ho at walang masyadong, ganung masyadong problema. Okay, kahabaan naman po ng Kalayaan, C5 Kalayaan tayo mga kapuso. Makikita po natin ngayon ang C5 Kalayaan na nagkakaroon na po ng pagdagsa ng mga motorista sa kaliwang bahaging lane. Makikita po natin. Pero at least tuloy-tuloy pa rin po ang magkabilang lane ng C5 Kalayaan. Kabahan naman po ng EDSA Kamuning Flyover ang ating sunod. Makikita po natin sa kaliwang patungo ng monumento na walang problema. Pero ang kanang bahaging lane, ayan na po. At talaga namang nahihirapan na makalusot ang ating mga motorista. Mula po flyover hanggang makarating po sila ng EDSA Cubao, ay nahihirapan na po silang makalusot patungo na po ng South and Makati area. Okay, kabahan naman po ng Minjola ay Rosario sa may Manggahan sa Pasig, mga kapuso. Ay naku po, nagkakaroon na rin ng pagbigat ng daloy ng trapiko ang kaliwang bahaging lane. Yan ay patungo ng Ortigas Avenue. At yung kanan naman, patungo naman ang Kainta, mas tuloy-tuloy at walang problema. Sa Minjola naman po tayo sa Maynila, makikita po natin sa mga oras na ito ang paghaba na rin po ng pila ng mga sasakyan sa may Legarda. Magkabilang lane po yan. Makikita po natin ang kanan patungo po ng Santa Mesa, nagkakaroon na rin po ng pagbigat. At ang kaliwang bahagi patungo ng Quiapo and Divisoria, nagkakaroon na rin po ng mahabang pila sa mga oras na ito. Ngayong araw ng Martes, meron po tayong coding mga kapuso sa mga plaka nagtatapos sa numbers 3 and 4. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsada sa Metro Manila. Ang palibunang isang Reyna ng kalsada, Love and Bear. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Love and Bear. Tanghirit namin.